Gulat kayo, no? Kagaya ba ng ginawa ni General Cuadro alas Casimero na ginulat kayo sa kanyang laban na umabot lang ng round number 1, hindi ma lang ng round number 2, mga boss. Talagang winasak ni Casimero yung kalaban niya na si Saul Sanchez kahapon, kasi yung iba nagtataka. Paano nangyari daw yun? Surprise! Pero bago natin pag-usapan, pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Welcome back to my channel, Eljun nga pala ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally o internationally. Kung bago ka pa lang, i-like mo na yan, i-share mo na yan, and i-follow mo na yan kung bago ka pa lang. Alam mo bakit? Para palagi kang updated sa ating mga legit na kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, arm wrestling, at iba pa, men. Diba? So ito nga, mga boss, no? Anyways, alam nyo ba, mga boss, sa isang interview kahapon after the fight kay Cuadro Alas, sinabi na mga hapon sa interview, nagulat ka ba or nasyak ka ba na ganun kabilis daw tinapos, or ano ba yung plano mo talaga sa laban? Sabi ni Casimero, nagulat siya, hindi niya in-expect na mananakout niya ng ganun kabilis si Saul Sanchez, kasi in-expect niya, mga boss, na tatagal si Sanchez, di ba? Or hindi diretsyong mananakout talaga niya sa round number 1, kasi matibay din talaga itong Saul Sanchez, mga boss, no? And sinabi nga ng iba, nagulat nga yung ibang mga Mexican fan, boxing fan, na knockout daw si Saul Sanchez, na matibay na boksingero. So si Casimero, akala niya magbibigay si Saul Sanchez ng magandang laban. And talagang yung natamaan niya ng solid, maski siya daw, mga boss, hindi niya akalain na diretsyo niyang mapapatumba, tapos pagbangon, eh, mananakout pa niya. So ganun kalakas si Casimero, and maski siya, hindi niya in-expect talaga, mga boss, no? Yes, may talo si Saul Sanchez, no? Tatlo. Pero yun nga, decision yun, hindi siya na-knockdown, na-knockout. So ganun kalakas si Casimero. Actually, si Sanchez, mga boss, umakyat ng super bantamweight before. Natalo siya, pero hindi pa siya na-knockout nga. So si Casimero yung kauna-unahang nag-knockout sa kanya, and round number 1 pa. Ganun kalakas si Casimero. Yung game plan niya talaga, mga boss, italagang subok na. Talagang makunat. Katamaan ni Saul Sanchez si Casimero, pero hindi ganun kalakas. So kinain lang ni Casimero yung suntok niya. Pero nung si Casimero na yung umatake sa kanya is pak! Tulog si Saul Sanchez, mga boss, ng mahimbing, di ba? Grabe. Kaya nga maraming nagulat, eh. Maraming nagulat ng mga bashers, mga haters, iba mga critics, na ganun lang pala. Iba sabi ng ibang vlogger, nagsabi nga na baka ma-knockout daw ni Saul Sanchez si Casimero, pero yun, anong knockout ang pinagsasabi nyo? Diba? Yes, nag-overweight si Casimero ng konti, pero yun nga, nakuha naman niya yung limit. Hindi siya umabot ng sobra sa 128, no? Ang balita, 127 pounds. So pasok siya, nung nilabanan niya, ayun, napatulog niya, mga boss. Nabalitaan ko pa, malaking gloves na yung ginamit. So partida, mga boss, no? Malaki pa yung gloves. Paano na lang kung hindi malaki yung gloves na ginamit ni Casimero? Mas lalong unang suntok pa lang ni Casimero sa round 1, wala na, tapos na yung laban. Ginulat ni Casimero, mga boss, hindi lang yung boxing community, mga boss, pati yung mga vloggers sa Pilipinas or maybe sa ibang bansa, eh, nagulat, di ba? Kinontent nila si Casimero. Ngayon kasi, wala, pinag-usapan talaga si Casimero, eh. Di ba, si Bustoyo nga, eh, nag-congratulate kaya Casimero at saka yung ibang vloggers talaga, kasi kilala naman talaga si Casimero, mga boss, di ba, sa mga vloggers dito sa Pilipinas. And talagang yung mga videos niya ay napapanood talaga, especially yung mga mahilig sa sports, mga boss, like boxing, di ba? Kahit nga yung mga mahilig sa basketball, eh, nanonood sa mga videos ni Casimero, sa mga laban ni Casimero, and kilala si Casimero. Di ba, 100% yan, kasi meron ako nakitang vlogger, eh, na isang mahilig sa basketball din at saka sa MMA. So ibig sabihin yan, eh, talagang nakilala na si Casimero, mga boss, through panonood ng mga video sa Facebook o maybe sa YouTube, di ba, ng mga vlogs niya. And kilala talaga si Casimero sa social media. So ngayon yung suporta, eh, solid talaga, mga boss, and masaya tayo yung sa nangyaring laban ni Casimero, na talagang solid yung pinakita niya. And balitaan ko na yung rankings ni Casimero is baka malapit na rin talagang mas tumaas. So again, my goodness, congratulations General Cuadro Alas Casimero sa solid performance mo, na yung mga bashers and haters and critics inagulat sa'yo. Diba yung kilalang malaking channel din talaga na nagsabi na baka daw matalo si Casimero. Ano na ngayon, di ba? Nakita nila na hindi tatablan si Casimero ng suntok basta-basta, mga boss. Especially yung isa, sabi na baka daw in-knockout pa ni Saul Sanchez si Casimero daw. Diba yung isa? Sabi ng isang vlogger, baka daw man-knockout si Casimero dahil sa nangyari. Grabe, iwan ko anong paano niya naisip yun, mga boss. Maybe dahil against siya kay Casimero. Maybe isa yun sa mga bashers or haters ni Casimero. Pero, di ba? Nagulat sila, guys, kung gaano kalakas yung nag-iisang angas ng Pinas. Basta tayo, eh, solid fan tayo, mga boss.
ng boxing and kay Casimero, susuportahan natin 100%. So again mga boss, salute Champ General Cuadro Alas Casimero Angas ng Pinas. Diba? Yeah.